explanation. Habang busy si Sir Javi, ibiglain natin ang question nito. Ebe. Sir Javi, sino ang favorite mong Fighting Maroons? Fighting Maroons? Supplements, Whey King Nation! Ito na yung pa-helmet ni Whey King! My baby! What's up, Whey King Nation? Andito tayo ngayon sa isang episode ng ating gym workout session. Mamaya, ipapakilala ko sa inyo. At siguro, Whey King Nation, alam nyo na kung bakit tayo naka-maroon ngayon. So, maroons tayo, Whey King Nation, ngayon. At andito tayo sa isa sa pinakamalupit na gym dito sa Marikina. So, shout out to Boss Mike of Mike's Gym for welcoming us here dito sa inyong gym. So, excited daw ipakita sa inyo yung guest natin at itong gym, Whey King Nation. So, samahan nyo kami. Whey King Nation, meet Sir Javi. So, sir, meet the Whey King Nation. What's up, Whey King Nation? Javi here. So, Whey King Nation, andito tayo ngayon. Ayan, i-guest nga tayo si Sir Javi kasi ang dami namin nakukuhang feedbacks na gusto niya siyang mas makita, gusto niya ma-feature natin sila. GDL Bros actually. Sadly, hindi nakasama si Sir dahil sa injury. Next time, kasama na si brother. Okay. So, Sir Javi, ano ba ang i-share nating workout kay Whey King Nation ngayon? So today, mga ka-Whey King Nation, is I'm free today. I'll be showing you guys my complete upper body workout. Let's go, Whey King Nation! Ganito kalupit sa Mike's Gym. Habang nagbe-bench press si Sir Javi dyan, pwede ako dito, di ba? Hindi namin kailangan mag-share. Social distancing kami. The first workout natin is, first workout sa bracket is bench press. So, before lifting the actual weight, warm-up lang, warm-up set. Whey King Nation, ang goal namin ngayon ni Sir Javi ay, yun nga, gagawa kami ng 3 sets of bench press at lat pull-down of around 15 reps. Okay, so Sir Javi likes to train around that rep range dahil hindi naman niya goal maging super laki, di ba? So yan, yun yung gagawin namin ngayon and then we're gonna do it for 3 sets. We're moving on to the next workout. It's still superset, still chest and back. So we're gonna be doing the cable flies and back rows. Crouch. Let's go. Okay, hanap tayo ng mas malawak na. Ayan, okay. Back rows naman. Alam mo kasi sa feeling kasi ang weird yung gumagalaw yung whole body mo. Hindi lang namin to ni coach dahil usually iba ng mga ganito sa mga ibang gyms. So, this is a unique machine to use and yun, pansin yun mga ka-Whey King. Paggamit natin, pati yung parang buong chair gumagalaw. You know? Okay. Parang nakakaiba eh. Whey King Nation, habang busy si Sir Javi, ibiglain natin ang question nito. Ebe. Sir Javi, sino ang favorite mong Fighting Maroons? Fighting Maroons? Lahat eh. Ah, lahat ba? Cross ko lahat sa team. Kala ko mabibigla natin, Whey King Nation. Dito tayo, sir. Along with that exercise, we'll be also doing this. It's called lateral rows for the lats. Actually, Whey King Nation, this is a hammer strength equipment. So, isa yan sa mga favorite equipment ng mga bodybuilders. So, sobrang okay na workout siya para sa back.
Alright guys, the next bracket is arms and shoulders. Basically, we'll be doing dips, hammer curls, and lateral raises. In any order, you can shuffle it, but I usually start with the dips because it's the hardest thing to do among those three. We do 10 to 15 reps, depends on how I'm feeling. It's hard to breathe. Buti na nga lang, weightlifting lang ginagawa natin. Hindi pa tayo yung conditioning, no? Oh, CrossFit pa tayo or conditioning. Hirap. Correct, sir. Yan, thank you, sir. Yeah, so, next is hammer curls. Ipangkita yung biceps ko dyan, sir. Oh. Okay. Usually, prefer ko mag-workout sa harapan ng mirror para may time progress pa. Yeah. Actually, Whey King Nation, ang gandaan if you're working out in front of the mirror, hindi mo na nakikita yung macho mong body. Nakikita mo ba yung form mo? And mas may kokorek mo siya. Whey Nation, alala niyo ba yung machine na to? Nung binisita natin si Ildefonso brother, so ito yung gagamitin ngayon ni Sir Javi sa kanyang lateral raises. Sir, sino ang pinaka nakakatawa mong teammate? Teammate? Si Will Gozun. Will Gozun? Shout out sa iyo, Sir Will. lahat naman. Lahat naman sa iyo. Pero si Will kasi, si Will kasi one kasama sa high school pa yun eh. So, to ba? Naging teammates siya ngayon ng college. Kaya, sino ka naman yung sobrang kabisado mo na yung laro niya na feeling mo nagko-compliment talaga kayong dalawa? Sanay na kayo. Well, si Juan, siguro. Ah, dahil? Kahit saan kami magkasama si Juan. Sabay, sa Gila, sa UP, so. Feeling ko ang sarap din ng ganong feeling, sir, no? Magka-teammate kayo ng kapatid mo. Mm. Pero ano, sir? Lagi ba kayo nagbibiroan ni Sir Juan? Oo, lagi. I mean, asaran din, siyempre. Asaran. Likuran pa nga, eh. Normal naman sa magkapatid dyan, lagi sa court. Kami. For our last workout today, we'll be still doing the arms and shoulder superset. We'll be doing shoulder press machines and tricep pull-downs. And you know, bicep curls on the side. I wouldn't say favorite, pero the body part that I really want to improve on is my triceps because I have to be honest, just for aesthetics purposes. Kasi kapag pinapanood ko sarili ko sa TV, matabaw tignan eh. Kasi you know what they say, you look 10 pounds heavier daw on television. So when I look at my arms, parang may shoulder naman sa aking bicep. Pero pag nakatalikod kasi, more triceps. Parang kulang daw eh. Parang, wala daw fats. And pansin ko rin. So, yeah, I want to work on that para, you know, para saktong-sakto, sir. Tricep workout tayo ulit. Yeah. Bicep curls, right, sir? Yeah. So, ito na yung last. So, Whey King Nation, tapos stretching lang tayo ng konti habang nagtatanong ako ng mga extra questions ko kay Sir Javi. Sir, how many times do you play basketball or train basketball in a week? Hindi ko masabi, pero yung daily routine ko kasi I have skills or workout then afterwards gym. Pero laging may basketball? Oh. Daily? Well, since naka-break kami na yun, siguro mga 4 times a week. 4 times a week? 5 times a week. Okay, sir, for example, ako, gusto kong galing mag-basketball, di ba? Ano ma-advise mo sa amin? You have to be disciplined with your schedule and nutrition at the same time because, I mean, at this point of time, ang dami bawal eh because of the pandemic. So, I mean, control what you can control ba. Whatever you have at home, make the most out of it. And yung diet ba, that's something you can control. So, you really have to, you know, be disciplined on that part. And you must love what you're doing. Nakapagod everyday mga ginagawa ko, pero hindi ko naman iniisip na nakakapagod eh, since enjoy naman ba. Okay, Whey King Nation, supposedly wala na tayong fast talk eh. Pero, kasi nga may isang i-feature pa tayo mamaya yung supplements ni Sir. Pero syempre, hindi tayo papayag. Isisingit talaga natin yan, gagawa natin ng paraan. So,
Let's go, Whey King Nation. Ready ka na? Abot niyo. What's your favorite color, sir? Yellow. Yellow. Favorite food? Barbecue chicken. Barbecue chicken. Okay. Favorite drill sa basketball? Shooting. Shooting. Long hair, short hair? Long hair. Long hair. Light skin, morena? Morena. Morena. Lights on, lights off? Lights on. Oh, shit! Okay, game win or sex? Game win. Game win. All the time, all the time. All the time, Whey King Nation. So, Whey King Nation, kung mapadbad man kayo dito sa Mike's Gym at maisipan yung kumuha na rin ng supplements, sobrang lapit lang ng Whey King Nation, ng Whey King Supplements dito. Mga 10 tumbling lang. So, let's go. Lipat na tayo. Pero hindi naman din na-specify kung saan ba siya may positive na substance eh. Kumusta? Kumusta, sir? Coach, I just usually take whey and creatine lang. Actually, sobrang okay na yun. Ako din naman yan yung top 2 supplements na kumari may dalawang pwede lang akong kunin supplements. Yan din yung dalawa na number 1 na kukunin ko. So, whey protein at creatine. Ang maganda sa creatine, sir, siya yung pinaka-studied or supplement. Pinaka-ni-research na supplement. So, talagang madaming nagbaback na studies na talagang okay siya for tama, us. Tama. Madami talaga nagagawa yung muscle, yung creatine para sa body natin. Mainly, binibigyan tayo niya ng energy ang muscle natin at tinutulungan din niyang mag-recover ang muscle natin. So, very highly recommended talaga yan. And baka gusto niyong panoorin mga previous videos natin, Whey King Nation, about creatine kung hindi niyo pa mapanood. Sir, ang lagi ko nire-recommend kapag gusto mo concerned ka talaga sa taste, haluan mo ng banana, either vanilla or chocolate. So, ako currently, ito yung ganito yung whey protein ko currently. Tapos hinahaluan ko siya ng banana nga. Sarap. Tama ba? And ang banana, if you're concerned with calories, ang baba lang yan. Ang isang pirasong banana, around 70 grams. Ang calories lang yan ay mga 50. 50 calories lang. Okay, solid. Konti-konti lang. So, Whey King Nation, interview natin si Sir Javi about dito sa mga supplements na usually tinitake niya. Kinuha ko lang naman yung 3 basic necessities na kailangan ko. Basically, nakuha ko lang is creatine and whey. And then some snacks. All of these are included sa daily caloric count ko. I usually drink 2-3 scoops of whey every day. Ang kagandahan niyan, narinig niyo Whey King Nation, si Sir Javi, inom siya usually 3 scoops of whey protein. Yes. 3 scoops of whey protein, that's already 75 grams of protein. Tama. Given na itong USN Blue Lab Whey ang inumin niya dahil 25 grams of protein to. Tama. So in calories naman, that's only 390. Calories. Konti pa lang. Then, dami pang extra calories. And sa weight ni Sir Javi na 190. 197. 197. Ang record niyang protein roughly as an athlete, ano yan? Around 1 gram per pound of body weight. So yung almost half na shoot mo na dahil lang sa pag-inom ng 3 scoops nito. Diba? So without whey protein, medyo mahirap i-reach yun. Ito pa, siguro i-share na rin natin yung nakuha ni Sir Javi na outright chocolate chip peanut butter cookie. Yeah, actually, first time ko lang to i-try. Just curious kasi tagal ko na rin di nag-snacks pero abot naman sa daily calories ko and yun nga, may added 15 grams of protein pa so far. So I think this is a good pre or post-workout meal. Ito pa yung, ang yung isa pang nakuha ni Sir Javi, itong ano, Finaflex creatine natin. Actually, ang maganda dito sa creatine na yan, pag binuksan mo yan, sir, sobrang fine niya. Sobrang fine. Hindi siya yung parang crystal, nag-crystallize. Tama. Parang medyo makintab. Yan, talagang sobrang fine powder siya. Tama. Kaya okay. My first time trying this Finaflex brand. And actually, ito rin, USN. Whey Tela, sir. Madaming may kilala niyan. Ito talaga eh. Nagulat ako sa Whey Tela. Whey Tela. Kaya napakuha ko ito. Yun lang, Whey King Nation, ako din, yung creatine, I usually drink it around my training time. So hindi naman ako super strict. Minsan before workout, pero most of the time din hinahalo ko siya sa shake. So you take it during workout? Mm-hmm. So yung pang water break mo yun? After workout. After. Kasabay din ng protein powder. Kasi this is pure, ano, pag hinalo mo lang sa water, ang hirap inumin yan. Tama. May different, ano pa rin, feels pa rin. Pero kaya maganda talaga, ihalo mo siya sa protein powder. Tama. Pero sa totoo lang, hindi ako maalte Whey King Nation. Kaya kong ishot yan. Oh? Powder, inom tubig.
Pero na follow me on Instagram, makikita niyo yung isang post ko about that Whey King Nation, Justigas. Ano, syempre Sir Javi, why Whey King Supplements? So yun, I've been a Whey King customer bago pa nila ako in-endorse sa Whey King kasi ang na-check ko lang dati sila sa Instagram, then ang daming varieties of whey. I also chose Whey King because it's value for money. I would compare prices than before sa mga ibang whey. So, parang pinakasulit talaga yung whey, Whey King. And, yeah, ang dami mong pagpipilian eh. So, like, for me, Whey King's really the best all-around whey story, number one nga. And, yeah, I'm just lucky na nakinuha na rin ako nila Sir Nigel as an endorser. So, yeah, really blessed to be part of Whey King family. So, that's it, Whey King Nation. Maraming salamat kay Sir Javi for being so welcoming at yes. Sobrang open mo pag-share sa amin ng workouts at nutrition mo. Hopefully, nagustuhan nyo itong episode natin, Whey King Nation. So, ayan na. Shinare na natin sa inyo si Sir Javi GDL. Dahil, alam niyo naman, Whey King Nation, inaabangan nyo siya. Please, continue lang yung support na sa amin. Maraming salamat. And yung mga feedbacks nyo, comments, kung sino pang gusto nyo makita na gusto nyo i-share natin the next time, let us know in the comment section down below. So, Sir Javi, do you have anything to shout out? Ayan, bago tayo matapos, no, papasalamat ulit ako kay Sir Nigel and Team Whey King Nation. And before we end, guys, don't forget to like, subscribe, and push notification on our YouTube channel, Whey King Nation. Biceps out, Whey King Nation! Let's go. Whey King Nation lang malakas!